Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Mapagkwentuhan lang natin ah. Sa tingin niyo ba gusto pa kaya talaga mag-boxing ni Wanheng Menayothin? Pag-usapan natin yan ha. Ako po si Pau Salud at kung di ka pa naka-subscribe, subscribe ka na dito sa channel na to. Marami tayong kwentuhan tungkol sa boxing kasi talagang fan tayo ng boxing tsaka nanonood tayo kahit di mga sikat. Anyway, itong si Wanheng Menayothin, nung isang araw nabalitaan na magre-retire. Tapos mga ilang oras lang din, binawi. Na napaisip tuloy ako. Pag yung tao nag-hesitate na kung lalaban siya o hindi, parang delikado na, mahirap na yun, no? Anyway, itong si Wanheng, isa to sa tinatawag na talagang legend na to sa Thailand. 54 wins at bata pa, 34 years old, bata pa yan. Pwedeng-pwede pa yan lumaban. At better than Floyd Mayweather, pare. Floyd Mayweather, 50 wins lang, undefeated. Ito, 54. Ano ka pa? Pero na-curious ako kung bakit niya pinost na mag-retire siya tapos binawi niya. Ayaw na kaya niya mag-boxing? Ang hirap pag ganun eh, yung puso mo, ayaw na kahit yung katawan mo kaya. Kailangan parehong may gusto. Meron din naman na gusto ng puso mo, parang ayaw ng katawan mo. Naalala ko dyan si Oscar De La Hoya. Sabi niya eh, yung puso niya gusto pa, pero yung katawan niya ayaw na mag-responde sa mga sundok na gusto niyang gawin. Maganda naman ang legacy na iiwanan ito ni Wanheng kung sakali. Pero ito, napa-question ako at taka, parang nakita ko na ang ganda siguro ng opportunity nito sa mga kalaban niya. Ang question ko dito, dapat kasi may scheduled fight ito si Wanheng na cancel o na postpone, cancel actually, sa Amerika. Alam mo naman, pag lumalaban ka sa Amerika, iba yung kitaan doon kaysa sa kitaan niya dito sa Thailand. So, naisip ko tuloy, ayaw niya na, pero hindi kaya dahil ang next na laban niya ay sa Amerika, sabi niya, hold muna, sayang din. Alam mo, sa Pilipinas, mga kita na medyo okay, may mga 50,000 pesos kada laban. Pero pagdating mo sa Amerika, million kagad. Isipin mo, ilang laban yun, lampas 10, 20 laban. Ang katumbas, isang suntukan lang. So, mapapaisip ka talaga, kahit ayaw mo, ilaban muna natin, sayang naman yung pera. And para makasecure naman yung future. Which means, kung sino man yung mga kalaban nito, na sana si Marco Jandre Mentiso na isang Filipino boxer. Marami na kasi itong tinalo si Wanheng, pare. Tingnan mo yung record niya, dami. Punta ka sa boxrec.com. May opportunity yung sunod na mga kalaban niya dahil kung wala na sa puso ni Wanheng, kahit gaano siya kagaling, pag napunta siya sa alanganin, susuko pag kung sakaling nakatapat niya isang magaling din. Siyempre, pag di magaling yung kalaban niya, kayang-kaya niya talunin yan. Pero pag nakatapat niya yung magaling, at para sa lang magaling, at puso na lang yung kumbagay basis, pag wala na yung puso niya sa boxing, he might just give it up. Which is, that's what I'm seeing right now. It's possible, it's not true. I don't know. Gusto ko malaman sa inyo kung ano sa tingin niyo ito, ha? At kay Wanheng, ano ba? Hindi natin kasi kilala pero alam natin na magaling na boksero. Gusto pa natin siya lumaban pero nasa puso pa kaya niya ang boxing. Ano sa tingin nyo? Comment nyo lang yan. If there's anyone from Thailand here, basically, what I ask is, do you think it's still in the heart of Wanheng to fight because of the changing decision of retiring or not? Okay, my name is Pau Salud. Salamat po and don't forget to subscribe and paki-comment, bro. And comment ka, tapos pag may question ka o kaya kung ano man yung gusto mong gawa ko ng reaction or commentary, i-comment mo na rin. Tsaka yung video section, powcastsports.com, punta ka, bisita ka, at para lagi tayong nag-uusap. Salamat! Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.